Oh, nasaktan ako syempre. Pero ngayon, moving on na ako. Hi guys, it's me, Pahmi Robles, and welcome back to my YouTube channel. Another day at another kagana naman ang hatid sa inyo na isang Pahmi Robles. So for today's video guys, alam nyo naman na nag-post ako sa aking Facebook and sabi ko magkakaroon tayo ng guest and eto nga siya. Si Ate Clea, ayan, si Clea Pineda, aka Clarice. Kasi mahal mo siya! Totoo yun, ikaw yung mahal ko. Mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito! Sa palabas na magkakap. Alam mo ba, dami nagchat-chat sa akin kapag ano, sasabihin ko na daw sa'yo kung sino yung kabit. Pinahirapan pa daw kita, ganun. Bakit di ko pa daw sabihin, kasama naman daw kita, ganun. Ngayon nga guys, ang dami nagtanong and hindi ko in-expect na ganun karami yung magtatanong. As in, 60 plus ata yung tanong dun. So, yung iba na nauulit yung tanong, mamimili na lang ako ng ano. Pero ilalagay ko sa screen yung mga name ng nagtanong. I'm so happy na nakasama ko si Ate Clea ulit dito sa aking second vlog. Second na, no? Second Q&A na. Kasi una namin Q&A, ang pangat ko dun talaga. Mukha akong alala, mukha akong nanay. Hindi totoo kasi, di ba? Sa kotse pa. Tapos, nagbo-blurred pa yung ano. Basta ang pangat talaga na, ewan. Dito yung isa kong pinsan, yung kapatid ni Ate Clea. Hi, Kalawad. Hi. Igalaw yung kamay mo dito. Ganun ka, ganun ka. Yan. So, siya yung magtatanong sa amin ni Ate Clea. And, ayun, siya na yung bahala sa mga katanungan. So, bali, naka-rumble-rumble na yan. So, without further ado, kung gusto nyong may malaman pa sa aming dalawa ni Ate Clea, kung paano kami naging magpinsan, kung bakit, ganon. Kasi may tanong doon, bakit naging magpinsan eh. Parang ayaw pa nilang maniwala. Magkapatid yung papa niya at saka mommy ko. So, ayun, and let's get started. First question. Nasaktan na po ba kayo dahil lang sa love? Oh, mauna ka na ate. Ay, ba't ako? Dapat ikaw kasi challenge mo to. Ano sabi? Nasaktan na daw ba kayo sa love? Ama ko, yung recent lang, yung first boyfriend na sobrang, basta, serious, ganon. Oo, oh, nasaktan ako, syempre. Pero ngayon, moving on na ako. Move on na ako ngayon talaga, promise. Hindi na ako tanga nung before. Syempre, di alam na magulang ko yun, edi malalaman na nila. Si ate naman. Ako, marami naman klase ng love eh. Hindi naman porket love, ibig sabihin eh, ka-relationship muna, intimate love na. Yes, nasaktan na ako sa love, pero hindi sa ka-relationship. Maraming klase ng love, yeah. Diba? Yeah. Sobrang true. Yun. Okay. Ay, puta pa more. Ano pong kinakain mo? Ba't ang payat mo, Ate Clea? Sa mga di mo nakakalam, charot! O, Ate Clea, advice. Two cups ng rice every meal. Charot. Hindi. Wala akong diet. Sa totoo lang, hindi ako nagda-diet. Siguro magda-diet lang ako pag naisipan ko, okay, sige, di ako mag-rice ngayon. Tapos bukas, mag-rice ako ng mga times 3. Parang ganun. Pero, wala akong diet. Lahat naman ng kinakain nyo, kinakain ko rin naman. Yeah. Sabay kami lagi kumain ni ate. Oo. Yun. So, nakikita ko yung mga kinakain. Shhh! Quiet ka na! Ano po ang bonding nyo pag magkasama kayo ni Ate Clea? Cod. Yun lang talaga. Call of Duty. As is. Pag magaya si ate, oh, cod tayo. Ayan. Lahat kami magpipinsan. Ganon. Sobrang fun yun. Lahat kami nagsisigawan, pag natatalo kami, ganun. Lahat kami ganun dito. So, pod lang talaga. Yun na yung mga bonding ngayon eh, no? Mga online games na. Ganun. Kaya nood kami ng GOT. Ayan, yung bago namin. Yes! Yung bago namin, American ano. Horror Story, mga na-influence na amin sa kanila, ng mga movies, yan, binibigay namin sa kanila. Ayun, yun yung bonding. At na-addict sila. Oo, ngayon, addict na kami sa GOT. Addict na sila sa GOT. Yay! Kanina naiyak pa ako doon na namatay si Yan. Diba? Oh my God! Ay! Talaga! Marihinig doon. Paano kapag nagplan sila manood? Oh, edi nalaman na. Blip ko na lang kasi hindi namatay.
iyak ako eh. So ayun. Oh, umiyak siya. Ayaw tumigil, lang lumaw kanina. Lagi ka naiiyak. Ilang taon ka noong matuto ka mag-makeup? At ako, sino ang naging inspiration mo? Ako nung grade 8 ako, siguro 14 years old ako natuto mag-makeup. Pero ano pa lang yun, yung mga kineme lang na makeup. Ano pa yun eh, inaano ko pa yung explore. Ano ni Ama, yung mga makeup ng lola ko, pinapakailaman ko pa, yung pangkilay niya, nagagalit siya. Tapos yung mga eyeshadow niya, ganun. Pero ayun, hindi ko naman expected na matututo ako ng patagal ng patagal na ano. Oh, ayun. Ang galing na mag-makeup ni Pam. So sobrang natutuwa ako sa kanya, sa paggaling niya sa pag-makeup. Binibilang ko siya ng mga honor. Ano-ano yung mga Lazada na dumarating dito. It's my kita ko, aking Pam to. Bibigyan ko siya. Kasi nakakatuwa na sobra yung passion niya sa pag-makeup. Kaya, syempre, nandito ako para tulungan siya. Supportive naman ako. Nagugulat na lang ako. Meron, Pam, binilang kita ng ano. Sabi ko kay Casey, magkano yung binili ni ate? Nakaano siya, 1.5? Ano ang man? Sabi ko pa kay Casey, gano'n. Sabi ko, nakakahiya. Okay naman ako sa mga Everbile na gano'n. Ayun, kaya thank you kay ate. Yon. Ako, makeup? Nag-makeup ko. Ah, kasi ako, nung nag-start yung Starstruck, hindi pa ako marunong mag-makeup noon. Natuto na lang ako nung artista na ako, nung pumasok na ako sa show business. Kasi ang dami kong mga makeup artists na nakausap, hairstylists. So, nagtatanong-tanong ako sa kanya, pati kay Tita Kay. Yan, siya yung first na nagturo sa akin paano magkilay. Para daw sa'yo. Para sa akin. Ano yung na-miss mo off-cam na madalas yung ginagawa ni Ate Pam before you enter the showbiz? Wala. Parang wala. Kasi masyado kaming busy noon. Siya nag-aaral, siya ako nag-aaral. Hindi kami masyado nakakapagkita. Nagkikita lang kapag kami mga birthdays, occasions, mga ganyan. Nung bata kasi kami, super close kami ni Ate. Naglalaro tayo na Barbie. Naglalaro pa tayo na nail polish pa tayo. Naglalaro yun. Nagki-cleaner pa tayo. Tsaka, basta gano'y mga laro, as in, pang babae talaga yung mga laro namin. Tapos, sa swimming, ayala, kami nag-aaro ni ate. Swimming kami palagi. Yun yung off-cam namin na hindi ginagawa sa, before ako mag-artista. Madalas kasi kaming mag-swimming. So, lagi ako nasasama. Kwento niyo yung nalunod siya. Ako dun sa gitna ng 7 feet yun, guys, ha. Alam, sabay-sabay kaming lumubog. Si ate, lumangoy sa gilid. Tapos kaming dalawa nalunod dun. Tapos pinagtatawa na niya lang kami sa gilid, guys. Sabi niya lang, ganun-ganun sa gilid. May Pammy Robles. Yes. Ano yung feeling na may artista ka feeling? Kung may pagkakataon ka na makapag-artista, gugora ka ba? Ang dami nagtatanong niya sa akin, guys, lalo sa school, mga klas ko, anong feeling may dugong Clea Pineda, gano'n? Oh, promise! Tapos natatawa talaga ako. Sabi, grabe naman sa dugong Clea Pineda. Tapos ako naman, sabi ko, yung feeling, normal lang, kasi nakakasama ko siya dati pa, gano'n. Wala, hindi naman parang proud ako kay ate, pero hindi ako showy kasi na, talaga, pero proud ako kapag sa school, ganyan, sinasabi ko, uy, ate ko yun, nasa magkaagaw, tapos ayun, nanonood na sila, ganyan. Tapos one time, natawa ko, may nagkwento sa akin kaklase ko, sabi niya, alam mo ba, pinagyayabang kong pinsan ka ni Clea Pineda? Sabi niya, yung parang mas mayabang pa daw siya kaysa sa may pinsan. Tapos tawa talaga ako. So, about sa pagiging artista, oo, may balak talaga ako. Nag-audition nga akong PBB ng Stars, kasi hindi rin ako natanggap. So, feeling ko, hindi talaga ako for showbiz. Sabi ko, baka for vlogging talaga ako. Kaya, at least in Raymo, diba? At least meron akong experience. Experience! And also yung Wawa Win, ayan, na-try ko rin yan. Kuya Will, baka Sabihin mo lang, salamat, Shopee! Gag***! Sana mo mapanood to ng mga taga GMA? Kahit dancer lang po ni Kuya Will. Next! Bakit po kayo naging mag-pitch? Parang ayaw mo pa. Bakit ayaw mo? Ba't parang ayaw mo? Bakit talaga? Hindi pwedeng paano. Bakit? Kasi yung papa ko tsaka yung mama niya magkapatid. Ayun. So yun! Oo! Buo mag-pinsan! Eto, buo talaga. Hindi kami turong ka. Nagigigil ako eh. Next! If mag-artista ka, payag ka ba kayong dalawa sa isang palabas tapos bida si Ate Clea, then kontra bida? Aba! Pwede yun ah! Hindi kasi ako talaga sabi ko sa mga... Joker na lang! Ito
Komedyante ako, guys. Hindi ako pwede kontrabida. Sabi ko kasi sa mga kaklase ko, parang mas gusto ko kontrabida talaga ako as kapag sa TV. Pero, ayun. Si ate gusto niya bida siya eh. Gusto niya siya yung... Hindi gano'n. Hindi parang... Para ikaw yung inaapi-api, gano'n. Ayoko yung ano, hindi ko kaya yung ako yung nangaapi. Parang... Ako gusto ko yung nangaapi ako. Ako na lang. Ako na lang yung apihin. Yung emotional, yung ganyan, yung iiyak ka, yung maglalampasok ano sa hig. Yung mga gano'n. Next. Ano pong masasabi niyo sa mga tao na hindi po alam yung goal nila sa buhay? Oh, kamo na ate. Ang bigat niya na. Mag-Miss Universe. Hindi nila alam yung goal nila sa buhay. Siguro, like you. Advice na rin kay Casey. Sa experience ko kasi, ako kasi meron na akong exactong gustong puntahan eh. Meron na akong exact dreams, goals sa buhay. Pero sa case na ganyan, na wala pa kayong goal, siguro explore nyo muna, gain more experience, gawin nyo lahat ng gusto nyong gawin, tapos doon sa mga nagawa nyo na yun, piliin nyo kung saan kayo mas nag-excel, ano yung gusto ng heart nyo, gawin ng gusto, gustong gawin ng heart nyo, doon yung sundan nyo, kasi doon kayo magiging happy and hindi nyo ma-feel na nahihirapan kayo. So, ako naman, ako kasi alam ko na yung goal ko talaga sa buhay. Nung bata pa lang ako, pag tinatanong, sabi ko lagi, teacher, ganyan. May talaga ako kasi madaldal talaga ako. Oo nga eh. Oh, pansin ko lang. Dapat ngayon pa lang, iisip nyo na kagad habang maaga pa. Kasi mahirapan talaga kayo pag dumating na yung time na matanda na kayo, tapos hindi saka nyo pa rin pa lang iisipin. Late na for you. So, kailangan bata pa lang, alam nyo na yung goal nyo para makakapag-ipon na kayo if ever na nakuha nyo na yung goal nyo sa buhay. Ano po yung naging inspiration nyo nung... para makuha or makamit yung goal na meron ko yung ngayon? Yung drive ko na makuha yung ma-reach yung goal ko, yung dreams ko isa-isa, yun yung naging inspiration ko. Gusto ko maging fulfilled yung heart ko. Gusto kong ang dami ko kasing gustong gawin sa buhay, actually. Naguguluhan ako, pero syempre, sa lahat naman ng mga yan, meron dyan yung time, timing. Ako naman kasi, ang dati pa lang kasi kami ni ate, nagsasabi na kami na yung dream namin maging artista. Ewan ko, parang maano kami sa camera, ganun. Parang nasyado kaming exposed sa mga ganun. So ako, inspiration ko unang-una family ko kasi syempre gusto ko sila mabigyan ng magandang life in the future. Itong vlog, parang gusto ko lang din mag-influence ng ibang tao lalo na sa mga mababa yung self-confidence. Kaya ako rin tinatawa. Yun ang yung advocacy mo. Mm-hmm, advocacy mo yun. Self-confidence. Na relationship na ba kayong dalawa? Ako hindi. Ako, happy ako. Happy. Syempre, meron yan, yung taga-suporta natin, taga-motivate sa atin, inspirasyon natin bukod sa pamilya natin. Meron, happy ako, and mas maganda yung privacy, private na lang natin yung ganun. Hindi na kailangan sabihin sa buong social media world. Pero happy ako, happy. Ano pong pipiliin nyo? Puso o isip? Ako kasi mas malaga yung isip. For me ah, kasi... Blip mo yun. Huwag talagang So, we are rational people. Meron tayong kakayahan mag-isip. So, gamitin natin. Hindi naman display yung utak natin. Ayun. Ako, isip or puso. Kailangan bang pumili? For me, connected yun eh. Kailangan connected yun. Kung puro ka lang isip, mawalan ka na ng feelings. Mawalan ka na ng emotion. I'm a robot. Magiging robot ka. Kung heart lang gagamitin mo at walang isip, then napapasok yung pagiging TANGA. Kailangan dalawa mo siya gagamitin sa lahat ng bagay na pagdedesisyonan mo sa buhay para maging happy lahat. Yung ano ang mensahe niyo sa mga bashers? Uso pa ba yan ngayon? Meron pa bang ganyan ngayon? Ako may isa. Talaga? Halika na! Saan address yan? Gulpin na. Meron ako isa pero natuwa ako kasi inaantay ko talaga magka-basher ako. At least, di ba? Yun yung isa sa way. Isa ayun sa yung magiging first step. Complete. Tapos natawa talaga ako nung nabasa ko. Kasi may basher na ako. Kapag kayo, tinry nyo talagang pasukin yung ganitong parang industry na showbiz, YouTube, ganyan.
I-ready nyo yung sarili nyo na may mga basher talaga. Kasi di mo mawawala yun. At boring talaga ang pagiging ano nyo, kung wala kung walang basher. Yun. Katapos ng pandemic na ito, saan po kayo unang pupunta? Sa dagat! Sabi niya sa beach talaga. Sa beach! Na-miss na nila ate. Sobrang dagat na ako. At yung kulay ko, pumuputi na. Kailangan ko na magpa-araw. Bakit ang tagal bumalik ni Muyak sa limit? Ano na matandaan? Ang daming nagtitweet sa akin. Ang daming nagko-comment pa rin sa Instagram posts ko about kay Muyak. And nakakatuwa. Hindi ko talaga alam kung bakit ang tagal nang dumunik siya, Lireo. Pag ano, te, kunwari nabigyan ka ng chance, kunyari maging si ano Kapirena, sino yung pipiliin mo? Parang, pipiliin anong karakter? Ko si Danaya. More on ano siya eh, physical siya eh, more on action. Bukod kay Pirena and sexy ni Sanya. Gusto ko maging ganun. Sana mapanood yung po ito. Anong klaseng kumusan si Clea for you? Si ate kasi, di ba, syempre panganay ako. So, wala akong ate, wala rin akong kuya. Nafe-feel ko na meron akong mas matandang kapatid sa akin. Kasi pangarap ko yun, parang sinasabi ko kala mama, sana may kuya ako, ganun, or ate. Tsaka kapag si ate nandiyan, nag-cheer up sa akin kapag nadadown ako. Lagi niya akong ano, binibigyan ng idea, lalo sa YouTube ko. Tinutulungan niya ako, ito content, ganun. Yung mga binibigyan naman ni ate, nai-stress ako. Kasi, ano kaya gagawin to? Ganun. Career, bukod sa pag-artista. Piloto. Gusto ko maging piloto talaga. Bukod sa pagiging... Pag-vlogger, gano'n. Ano, wala. Yung gusto ko talaga maging teacher talaga. Yun lang talaga yung pinaka-dream ko. Nadalas ba kayo magkasama ni Ate Pam? Ngayon. Oo, ngayon. Nadalas. Dito ako nakatira mag-3 months na ako dito. Advice sa mga girls na masyadong mababa yung self-confidence nila because of their imperfections. First step, i-accept mo na yung flaws mo, yung imperfections na sinasabi mo, kailangan mo yan mahalin kasi dun mo siya mag-gain. Dun mo mag-gain yung self-confidence mo. Magtiwala ka lang sa sarili mo kasi for sure, ang daming taong naniniwala sa'yo. Ano po yung similarities mo ni Ate Pia? Similarity? Siguro ito, mahilig kami yung humarap sa camera. Vain kami masyado. Ayun, oo! Magna-nail bite! Pag-cut kasi ako, sobrang nagna-nail bite ako, lalo na pag natitense ako. Tinan mo naman yung kuko namin, oh, walang ka-arte-arte. Pag na! Ano maging makinis kahit morena? Baka may product na ginagamit. They're Cathy Valencia kasi ako na derma. So, inaalagaan nila ako, yung meds ko nasa kanila, yung meds, skincare products sa kanila yung ginagamit ko. And okay naman siya. So ayun guys, dito na namin tinatapos ni ate yung Q&A. And I'm so happy na nagkaroon kami ng ganitong opportunity, ganun. Para rin malaman nyo kung paano kami naging magpinsan kasi ang dami rin naguguluhan. So ayun guys, syempre magsha-shoutout na tayo. And so, shoutout po kay Micaela Cuestas. Kay Mary Nogalada. Austria, ayan. At kay Cherry Don Miaga, Puesto. Kay Derlene Mungkal. Uy, si Derlene! Ay, kilala mo. Yeah. Kleanatics yan. Jofel Zalonga. Kay Charmaine. Kay AC Brian Oberes. Kay Shatana Rose Planta. Kay Ivan Nebreja. Ayan, ay Ivan. Okay, kilala pa kita, promise. Hindi ako nakakalimot. Ayan. Kay Jenny. Angel F. Laban. Kay Kayla Sulit. Kay Annie Ramirez Okfemia. Kay, uy, Diane Zoe Laban. Hi, Diane. Hello. Shout out naman sa'yo. Kay Angel Bagaforo. Kay Shai Roldan. Kay Joanna Beatrice Triviana. Kay Laika Marie Brown. Hindi ko alam yung gitna niya. Ayan. Kay Jaja Meneses or Haha Meneses. Kay Neri Kakal Marayag. Kay Neri, kay Christine Villamor Espanto. Ayan! Yan, kay Mila! Si Mila Okang, yan. Hi. Sobrang solid fan. Sobrang solid niyan. As si John Nilda Rose Fajardo. And si Eliza Ann Hector. Ayan, hi sa inyong dalawa. And kay Len Marquez. Len Marquez, Daniela Marie. Kay Vanessa Paulin Salvador. Hi! Angela D. Opao. Kay Joanna Orbon. Kay Joy Paladan. Si Joy Peran! Hi! Hi sa'yo! Kay... Ayan din, si Jeremy
Pabunan, sobra solid din yan. Cleanatics din yan. Si Ashley Batalliones. Hello, ayan. Angel Sulit. Ayan, hi Angel. Si Trisha. Darius Roy. Bebe daw ate. Hi, bebe ko. Hi, Darius. Ayan. Kay Irish Placido. Catherine Grace Erica Inferido. Kay Janilu Crystal Salado. Kay Ruby Lynn. Kay Claudia Ann. Daryl Ann Miro. Ayan, hi. Kay LJ Gapido. Kay Eliza Capet. Hello. Kay AC Torado. Kay Brian Hans Ancheta. Hi. Bryce. Si Maria Shane Cervantes Ayes. Kay Kiera. Kiera. Hi. Kay Balogs Madrigal. Kay Mika Desa Danao. And kay Siana Bartolome. Ayan. Charmaine, yan. Shoutout. Hi, Charmaine. Mag-iingat ka palagi. Stay ayan. Home and stay safe. Ayun guys, and that's for today's vlog. And thank you po sa panonood. And patuloy nyo lang pong supportahan tong channel ko. At sa mga fans ni Ate Clea na sumusuport sa akin, thank you din. Kasi salamat, yun, salamat. Sila Ate Mila. Ayan, sobrang thank you sa pag-support niya sa cousin ko dito sa vlog niya, sa YouTube channel niya. And sana tuloy-tuloy pa. Alam kong dadami pa kayong lahat. Marami pa siyang ideas and content na naiisip. So, abangan niyo yan sa YouTube channel niya. About magkaagaw ate. Sa magkaagaw, basta tuloy-tuloy lang po yung pag-suporta niyo sa magkaagaw. And mag-update na lang po kami sa GMAIN social media accounts. And stay tuned po. Magkakaroon po na update yan. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe now and hit the notification bell button for more updates. And see you on my next video. Bye!